dumudugo ang ilong habang siya ay kinukutsara ang pulburon. Huwag kang magsisinungaling bangag dahil ikaw ay bangag na bangag na bangag. Huwag mong pinagluloko. Kayong mga kisas, kayo, ikaw, Abalos, na ngumingiwi din, kayong mga tagapagtanggol ng bangag na presidente ito, ang laki ng kasalanan niyo sa bayan dahil alam nyo na dorogista, bangag, pulburonik si Marcos Jr. Alam ni Senator Aimee Marcos, bakit Senator Aimee ayaw mo magsalata ngayon? Hindi ba hinahanap mo ang video for 2 years? It just so happened na unahan ka namin ng aking mga angels. Itodo na natin to. Hinahanap ni Senator Aimee ang pulburon video na yan for 2 years. Kasi para gamitin niya sa kanyang kapatid para hawakan niya sa leeg at kay ni Satanas. Kaya lang naunahan ko. Senator Aimee, magsalita ka kung mahal mo ang Pilipinas, which is I doubt it. Diba? Hinahanap mo yung pulburon video na yan. Okay? Inilako yan sa'yo, yung video na yan. Pero ayon sa aking source, ay ayaw mong bilhin nung time na yon. Nilako daw yan eh. Okay? So para gamitin mo kay Marcos Jr. sa kapatid mo para gumawa ng tama or what? At wala kang balak ilabas ang video. Kaya ako na naglabas. Mga kababayan, wala naman pala talagang balak ilabas si Mark, si Aimee Marcos na ilabas ang video na yan kung siya ang may hawak niya. Gagamitin lang niya para sumunod sa kanya yung kanyang kapatid. Huwag tayo magsisinungaling dito. Malalaman ng taong bayan. Okay? Ang mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayong magsisinungaling, Senator Aimee Marcos. Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon, magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna ako nahanap yan. Naunang may nag-send niya. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Aimee na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo yung totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Aimee na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Aimee, anong sasabihin mo? Sabi mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bong-bong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Aimee Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Aimee Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan nyo malaman. Do you think? Para sa inyong kalaman. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Aimee. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday. You know, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging sekretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Aimee? Ayun, binokelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokuan. Kasi yung kapatid mo at ang mga aliporis na what? Video control? Task force video control?
eh, baka magkawinda-winda kayo lang. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagansyo nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Behind the scene. Oh, yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Oh, para what? Sige nga, para isave mo yung sarili mo sa susunod mong political career. Yung sumpa ko sa inyo, alam niyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Anong gagawin sa akin ng Amerika? Ah, nagmas ano ba ako? Nagbang-bang-bang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente, at that is public interest. Diba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay Adictus Benedictus, at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Amy Marcos? Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Diba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Amy, nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong puprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talakera ba ang inuutosan ni Lisa na nagpapabili ng polboron o yung shab-shab para sa kay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ano? Eh, ikaw, Inday Sara. Alam ko, magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Amy? Ah, ginugurgur ka na. Hindi lang ikaw. Ako, kami, na nagsasalita. Ginugurgur na kami lahat. Ayan, gusto pa kaming... gusto pang arestuhin ang lahat ng mga nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for two accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko, okay, 2 days ago, ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less, nasa 24 million views na. Dalawang tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Tapos ang views ni Spokes Harry, 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nadudun ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14,000, 15,000. Si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro. Tapos itong dalawang taong ito na nandoon sa aking sa aming event, combined views, what, how much? Almost 24 million. And kay Kuting, ang show na ni Kuting, 500 baka 600,000 views na. So ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman, gusto nilang, kaya sila nagtalaga ng task force, what? Task force, pulburon video control. Imbis na flood control, video control. Kasi alam nila na si bangag ang nasa video at authenticated yon. Alam ni Amy Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ilabas ang video na yun. Diba? Now what? Aba, ang dami mga ano ni Lisa Marcos, ha? Ang daming ano ngayon, ha? Ang daming binayaran ng mga buwakan ng Jeremy's, ha? Oh.
AI ang video. Ano daw? Oh. Yeah, AI. Ayun, gumawa sila ng AI. Pinatahan nila yung pangalan ni... ay, pangalan yung mukha ni... Lila Pangulong Duterte. Tama yung mga gago doon. Okay. Kaya mo, ganun talaga. Magdidepensa sila. Right? Brother, I'm live. How are you? I'm live. Asa na kayo? Tawagan kita. Oo. Hindi pa. Pero ano, may ano, importante. Sandali lang. Sandali. Sandali. At meron tayong ano, mga puting ahas. Okay, may mga puting ahas tayo, yung mga trolls, grabe, mga eksena talaga. Grabe ang mga eksena, mga palangga, pero sa susunod na yun, yung na-report sa atin ng ating puting ahas. But ganun pa man, my God, grabe na talaga itong bangag dito. Ma'am, maawa ka sa amin, grabe na po ang sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Mahal ka ng sabayanan, Miss Maharlika. Member kasi ng AGBA. Okay? Sino si Mark? Oy, nakita niyo, nagba-viral na ngayon yan dyan, di ba? Nagba-viral na dyan sa ating Facebook. Yung grabe yan, laki ha. Ang laki na sa data. Okay? But anyway, puntaan niyo yan sa Boljakan. Ngayon, mga kababayan, yes, napag-alaman natin, iyan, isa sa mga sinabi sa akin, mag-ingat daw ako kasi talagang tinatarget yung ulo ko ng mga mafiyang ito. Ba't naman, syempre, ba't naman ako hindi tatargetin? Eh, naipakita natin sa buong mundo, di ba? Na may sumisingot na bangag. Oh, may sumisingot na bangag. So talagang tatargetin nila yung ulo ko. Matagal nilang tinarget yung ulo ko, no? Di ba? Nag-ano nga sila, may bounty na nga eh. So ganito po kapikon, nakikita niyo naman sila, di ba? Nakikita niyo naman sila kung paano nila i-control. Yung hindi yung baha, kundi i-control ang impormasyon para malaman ninyo. Sabi ni Nong More Marcos, control lang po kaya nilist. Magkano ang bayad sa troll? Okay? 30 million pulboron video. Okay na. Volt is 5, meaning po ay they are 5 in the fat session. Oh, yeah. Yeah, may lalabas na volt is 5 na nagsisingot. Daw, ayun, ayon doon sa cryptic message of post. At baka lima sila ang nagsisingot. You are right, doon sa nagko-comment. Kasi marami pa lalabas yan. Kasi lalo na ngayon yung mga tao nagkaroon ng lakas ng loob na maglabas itong polvoronic video na ito. So for sure, sunod-sunod na yan. So yan ang kaabang-abang at tatutukan natin. Ayan, political, oh. Yeah.
Si dating Santa Nikki Cosette ang unang nagsalta tungkol sa pagkabangag ni Marcos Jr., sabi ni Herbert Conde. Iyon na nga. So, ulit-ulit namin sinasabi, bakit hindi makasukasuhan si Nikki? Bakit ayaw nilang kasuhan si Nikki Cosetting? Eh baka may hawak din na video si Nikki. Kaya mag-comment kayo kay Nikki Cosetting. Baka marami kasi mga circumstantia na nagsisingot si Cosetting Jr. Kaya maaring may hawak din na si Nikki Cosetting na video. Ano niyo, kulitin niyo siya, baka meron siya. Sabi na ni Cotton Pin, si Maria ba makikita din natin? Wala akong video ni Maria. Yan ang ano. Yan ang totoo. Wala akong video ni Maria. Baka kayo meron palang da. Right? Henry Borlasa, thank you. Kahit na walang video, lata naman na bangag ang presidente, sabi ni Animals and More Interest. Ayun na nga. Kaya nga panawagan natin ay mag-pulboron test siya. At dapat sa darating na eleksyon mula barangay level hanggang sa senador o hanggang sa presidente later on ay magkakaroon ng hair follicle pulboron test nang magkaalaman kung ang ibinoboto o iboboto nyo bang mga tao na sa gobyerno ay hindi bangag katulad ni Cotting. Kung kayong mga PNP at AFP members, kayo ay dumadaan sa ganyang pulboron test, bakit hindi ito mga politikong ito, katulad ni Bangag, ang magpa-hair follicle pulboron test dahil sila ang may hawak ng budget at sila ang nagdedesisyon kung saan landas tutuho tatahakin ng Pilipino. Kaya yan ang panawagan natin kung talagang gusto ni Bangag Jr. na malinis ang kanyang pangalan. Sabi ni Pangulong Duterte siya isang bangag. Sabi ni Nikki Cosette na isang bangag. Sabi ni Agent Morales ay may dumating na informer. At ako, napag-alaman ko, wala, you know, hindi na kasi maalala ni Morales kung sino daw yung informant. Hindi niya naman sinabi sa akin. Pero may bumulong sa akin na Certain Daza ang pangalan ng informant. So, dumating doon yung Certain Daza. At sinabi na si Marcos Jr. ay bangag. And now, na nagsisingot ng white powdery substance. And now, itong video natin. So, limang pagkakataon. And I hope ito si Cathy Binag ay maglabas din. Si Cosetting maglabas din ng kung ano pa mga material nila dyan. At the ngiwi, the manifestation of ngiwi ni Marcos Jr. Involuntary ngiwi. Yan po ang signalis na bangag ang presidente ninyo. Kaya gusto nila akong gurguri. Kaya sila nag-hire ngayon ng maraming trolls. They're spending millions of pesos sa trolls. Para yan mag-comment dyan at para tayo i-report at i-take down ang ating mga posts. Bakit nila ginagawa yan kung hindi totoo? Simple lang. Kung gusto nilang magalit ang Pilipino sa akin na mawala ng maniniwala sa akin, pwede mag-pulburon test siya. Mag-live ang pulburon test. Hair follicle pulburon test. Ipakita. Napakadali lang yan. Mga kababayan, nasabi ni Bangag Jr., gusto ko na pong wakasan ang issue na to na pinagbibintangan ako na ako ay Addictus Benedictus. Iniimbitahan ko po ang international media, local media, lahat ng vloggers. Dito po, haharap ako sa inyo sa live na pag-pulburon test. Dahil gusto kong malinis ang aking pangalan. Para itong mga nagsasabi na ako ay nagdudurugista ay matapos na. Bakit ayaw nilang gawin? At never ever nilang itinenay. Okay? Di ba nga na siya ay hindi pulboronic? Ganito lang, patawa-tawa lang ha. Di ba? I won't dignify that question. Isang tanong, isang sagot. Nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba? Dahil kung yun ang itatanong mo sa akin, Marlica, nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba ng white powder substance? Ang sasagot dito sa'yo, Julul, hindi. Gusto mo mag-drug test? Ako nag-drug test. Ako, nakatayo naman. Yung kit. Sabi ko nga, may nakaschedule ako na hair follicle. Hindi ko pa napupuntahan. Bayad na yun. I pay for $130. Kailangan ko pumunta sa clinic. Bakit ayaw ni Marcos Jr. magpa-hair follicle test? Bakit? Kung noon, noong 2021, ay kunyari, di ba, nagpumunta siya sa St. Luke's, na questionable din ang kanyang test for 2 minutes. Di ba? More than 2 minutes. Siya ay pumunta doon. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Kung siya ay hindi bangag. Di ba? Kasi bangag talaga siya. Ayaw niyang malaman ninyo na
siya ay Polboroni. Pero alam niyo na ngayon, di ba? Kasi mabubuking. Guilty, mabibisyos siya, sabi ni Mila Pucci. Sabi ni Chinita Santigan, isama na si Avalos sa Polboron Fest. Oh, sabi ni Balitang Hitad, 1,000%. Madam, upload natin sa Netflix, Google. Di ba? Eh, mag-ano pa tayo, hindi pa tayo ng permiso doon palangga. Gagawa na tayo ng, ano, ng series or ng pelikula. Sabi ni Syria, natutunay kang maisog. Okay? Oh, ito sabi. Sabi ni Roger Tars, yung 5 pictures from confidential informant, certain DASA na sinasabi ni... Ay, hindi sinabi ni Morales na certain na DASA. Ako lang ang nagsabi. Hindi daw niya pwedeng sabihin yun. Ako lang may nagsabi, nagbumulong sa akin. Hindi ko alam kung anong pangalan, basta DASA yung apelyedo. Nakasama yung report niya, dapat ilabas na rin. Eh kung certain kung DASA, eh DASA, baka na sa kamag-anak lang niya yun. At nandiyan dyan, baka na sa mga dating PIDEA, ano, PIDEA head. Stay safe. Maribik, thank you so much. Chronic liar, pathological liar, ang dalawang mag-asawang yan, sabi ni Polo. Serious bangag. Ayan, tapat, serious bangag talaga. Eh wala, mga kababayan. Tingnan nyo, ulit balikan natin. Kawawa kayo, sa seryosong usapan, kawawa kayo dyan ngayon po na kayo ay talagang binabaha, kayo ay biktima ng bulok o bangag na pamumuno. Nagyabang na may 5,500 flood control, pero ni isa, pero ngayon, kayo ay lumulubog sa baha. So, anong ibig sabihin yan? Eh, nuknu ka ng sinungaling. Diba? Ang sabi niya doon, paputuli na o tataposin na yung pogo, tapos binalita ng online gaming pa rin. Diba? It's the same thing. Pinalita lang ang pangalan. Sila-sila pa rin. Bakit? Si Marcos Jr. at si Lisa Marcos po ay ang mastermind o Diyos ng Pogo. Bakit? Dahil si Lisa at si Marcos Jr. ay may mga litratong kasama ang mga Pogo operators during the campaign na nag-donate sa kanila ng milyon-milyon sa kampanya. Huwag kang magsinungaling, Lisa. Okay, dahil hawak ko ang picture ngayon. Pero kasi kailangan lang ng approval ng may hawak ng original na yon. I mean, yung nag-leak sa akin. Kaya, mga kababayan, hindi po tayo magsasalta dito kung wala tayong basahan. Imagine nyo si Lisa, may litrato na nakialam sa Okada. Okay? Kasama, pinagbimitingan nila kung magkano ang kanilang nanakawin or kukomisyonin o, you know, extort sa Okada. Si Lisa, si Bangag, at certain DASA. Another certain DASA. Okay? Na nandoon sa litrato na kung saan nung mga panahon na yon nasa table sila eh. Yun yung mga panahon na yon na nabigay ang mga operators ng Pogo kay Lisa at kay Marcos. Kaya buha ka ng genemis mo, Marcos Jr., itigil mo na ang panggagago sa Pilipinas. Itigil mo na ang pagbubudol sa mga kababayan ko. Dahil ikaw ang mastermind ng Pogo. Tigil mo yung katarantaduhan mo. O ngayon, nabulin nyo na naman ako. Oo, coordinate na naman kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko ang kasuhan ako ni Marcos at ni Lisa at nang malaman ng buong mundo. Diba? I-televise pa. You know, ang hearing para malaman ng buong mundo na siya ay Polboronic, na siya ay mastermind ng Pogo, at siya at si Lisa at si Marcos Jr. ang mastermind ng kidnapping sa Turkey. Do you think natatakot ako sa inyo, mga bangag kayo? Katatawag lang sa akin ng PSG. Hindi ko sasabihin kung active o hindi. May pinorward sa akin, pero hold muna natin yan. May pinorward sa akin itong PSG na ito. Ito ba ay active o nasa likod nyo? Hindi ko pa masabi. Okay? Kasi itong mga bangag na ito, masyadong careless. Wala silang pakialam kahit sila ay nagbabartek, nagbabangag na mayroong mga spy. May mga camera. Well, sino ba yung nakakaalam na ginagawa nila? Ito yung PSG. PSG para silang mga camera lenses
na nakikita nila kung ano ang ginagawa ng kanilang boss na bangag. Eh, tumawag sa akin dahil sukong-suka na daw sa inyo. Pero sabi, hold lang Maharlika, I will give you signal kung kailan. Eh, alam mo naman ako, masunurin ako. Diba? Ang importante, sabi sa akin, nakita ng mata mo. Eh, ako naman, may word of honor. Diba? May word of honor ako na pag sinabing huwag muna, huwag muna. Hindi mo pwedeng baliin yung iyong informant kasi mawawalan ng tiwala sa iyo ang mga informant, ang mga puting ass, right? Sabi ni Milia, Pochi, huwag kang aalis sa mag-isa. Maharlika, ay nakita mo ba yung mga bros ko kong bodyguard na tatlo? O lagi kong kasama yan? Diba? Para mga secret service. Yeah, stay safe palangga, sabi ni Mila. Medardo Cortez, thank you. Nawala sa isip yung bagyo kasi pinasabog mo, madam, sabi ni Cheryoliniano. Lester Banada. Ayan. Yeah, so yan ang mga bagong mga tumatawag at nagkikipag-connect sa atin. PSG, ito ba ay retire? Wala na, o nandiyan siya? Kaya Lisa, Bangag, Marcos, hindi ko nakasalanan kung may nakakarating sa inyo. Hindi kasi kayo maingat sa inyong mga aktibidades. Kasi, bangag kayo. Wala kayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi ang taas ng amats nyo. Akala ninyo, pag-aari nyo ang Pilipinas. Akala ninyo, pera nyo yung nilalamon at ginagastos nyo, dinatransport nyo kung saan-saan. May katapusan ang lahat. Matitigil din ang inyong pang-aapi, panggigipit sa taong bayan. Kasinungalingan mong 5,500 flood control and now babudgetan mo pa ng magkano yon? Kanina? Ilang bilyon yon? Oh. Babudgetan pa ang panibagong flood control na 500 billion. 10 flood control, babudgetan ng 500 billion. Tapos ganyan pa rin, malala pa yung naranasan nyo kumpara sa mga nakaraang bagyo. Eh, pinagluloko kayo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, na sa inyong mga kamayan, kung magpapaniwala pa kayo sa bangag, inilatag doon, itinaya ko na yung buhay ko dito, gugurgurin ako, meron na ang bounty yung ulo ko. Diba? Lahat, nasakan lang kapag, ano naman ang laban ko, kundi alindog lang. Wala akong laban sa mga to kung gagamitin nila ang kapangyarihan ng pera at gagamitin ni Lisa ang mga Romanian na mga taga-gurgur. Ano laban ko dito? Alindog lang. Pero kung lalaban sila ng harap-harapan, eh hindi naman ako pa-alkansi sa kanila. Eh ito nga lang eh. Paano sila kung lumalaban ng patraydor? Nare-report ang mga post natin. Nagbabayad ng AI, nagbabayad ng trolls, nagbabayad ng mga dugyot. Ako lang to. Isa lang ang kalaban ninyo. Walang barel, walang pera, alindog lang. Tapos natataranta kayo. It is so happy na mga kakampi ko nandyan sa Pilipinas, ang iba, General, PSG, na hindi ko makilala yung mga mukha nila. You know that yung mga nag-message sa akin? I don't know them. May mga alias-alias sila. Miss Maharlika, ito yung puting ahas from Malacanang. Miss Maharlika, puting ahas from PNP. Miss Maharlika, puting ahas from PIDEA. I swear to God, hindi ko na inaalam kung ano yung mga pangalan nila. Basta pag nagpakita at na-verify ko, okay, legit ko. Kasi yung mga yan, nag-iingat din. Okay, takot din yung mga yan na ma-gurgur. Pero yung iba talaga na-gurgur sila. Yung iba pinatapon sa yung mga general. You know, yung mga taga-PIDEA, pinagtatapon din sila kung saan-saan. Pinagtatagalan sila ng trabaho, floating. Enough for this budol. Alright? Alintog lang ni Maharlika, tiklop sila. Sabi ni Kansa, eh ano naman may pag... Ano naman, ah, sige nga mga kababayan, ano ang laban ko dito? Ang ilang budget natin? 5 trillion budget ng 5.7. National budget, hawak nila. Eh ako, di ba? Puro utang. Ano laban ko sa mga to? Pero, ang laban ko at laban nyo ang katotohanan. Ang katapangan. Okay? Ang hindi pagpapasindak sa mga sindikato at mapyang ito. Kaya sabi ko, share kayo. Huwag kayo matakot na kakasuhan kayo. Panakot lang yan. Nag-consult ako sa abogado dyan sa Pilipinas. Na yung mga nagsishare, okay, hindi kayo makakasuhan. Walang grounds kasi ako lang yun. Ang pasimuno.
Okay? So hindi kayo makakasuhan, panakot lang yan. I mean, kakasuhan nila kayo, pero hindi yan magpo-prosper. Kasi pwede ka naman kasuhan kahit wala kang ginawa eh. Diba? Mga fabricated kayo, katuhan ni Lisa. Pwede, diba? Pwede ka kang kasuhan, imbituhan ka ng address, katulad ng ginawa nila sa akin. Pwede ka kasuhan, pero hindi yan magpo-prosper. At siguro, gagawa tayo ng Facebook group, okay? Maggagawa tayo, maghingi ako ng advice sa mga magagaling dyan. Gagawa tayo ng Facebook group na kung saan ang mga nandoon, yung mga sinisindak ni Avalos at ng Bagagda ito, yung mga pinailan ng kaso. Para alam natin kung sino-sino yung mga pinailan ng kaso para tayo ay magtulong-tulong. At marami naman mga abogadong tutulong sa inyo. At mababasura yan, believe me, mababasura yan. Ano bang kinalaman ninyo? Nag-share and like lang kayo. And that is your freedom of speech and expression. So ibig sabihin, dahil ang isang maharlika ay nagpalabas ng pagsingot ng isang bangag. So hindi na kayo pwede mag-like, hindi na kayo pwede mag-share, eh, hindi naman kayong kasimuno nun. Yun ay reaction ninyo towards that circumstances. So the intention of this bangag ay para sindakin kayo, para nga sa kanilang task force, Polvoron Video Control. As simple as that, mga palanggit. Sinisindak kayo. O nga naman, ano, nakakatakot, wala ka naman pabili bigas, hindi ka naman makabili ng bigas na 20 pesos na 1/4 man lang, you know? O, yan pangako niya, tapos kakasuhan ka pa. Pero only one life to live in this world. Pag patuloy kayong nagpapasindak, walang saysay ang buhay niyo sa mundong ito. Yan ang pinanindigan ko simula ng bata ako. Kaya lahat ng nang-api sa akin, boom! Pinatumba ko lahat. I didn't know that. Lahat ng nagsika-sika sa akon, kahit babae ako, pinagbabalik ko yung mga buto na mga yan, na mga batang nangguli sa akin. Ba't kayo patatakot? Bakit kayo pasisindak sa bangag? Takot kayo dyan? Sa pitik ko lang itlog di bangag. Ano na yan eh? Wag. Wag na wag kayo magpasindak. Dahil hindi yan totoo na mananalo sila sa kaso. Tiyan mo. Oh, ito talaga, bigyan ko na example. Si Gibo. Yan si Gibo, naglabas ka agad ng statement na makikipag-ugnayan sa Amerika. Eh bakit hanggang ngayon wala pa akong tawag kay Uncle Biden o kay Lolo Biden? Diba? Panakot sa inyo at gamit nila ang mainstream media. Siyempre kayo mga taga-Pilipinas, wow, grabe, si Marlica, makukulong na, makikipag-ugnayan nasa Amerika. American citizen ako. So, ibig sabihin, puprotektahan ako ng bansa ko. Bakit ang mga bangag ang puprotektahan nila? Sige nga. At ano, may ginurgur ba ako? Nagmasgurgur ba ako? Wala. Nagpakita lang ako ng video. At sa Amerika, maraming pinapakatang video. Eh, ito nga si, yung anak ni Lolo Biden, si Hunter. Alam niyo lang, di ba? Oh, nagpupulboronic yan, pinakita. Pinakita yan dyan sa TikTok, lahat yan. Si Hunter, hanapin niyo. May sex tuba, eklabus pa yan. Oh, meron pang group tuba, di ba? O, ano nangyari? Dinilay-dinilay yan. Ayun, anak ng presidente. Tapos, ang Amerika, tutugisin ako? Dahil may pinakita tayong bangag, eh si Hunter Biden? Punyeta, nag-group tsuktsak and blues pa? Yung mga minor de edad kasama, tapos nagsisingot ng polboronic? Di ba? Tapos, only sa Pilipinas, dapat si Marcos Jr. protektahan kasi may lumabas na, ang sabi nila, hindi nga daw si Marcos Jr. Bakit bothered kayo? Tapos makipag-ugnayan sa Amerika para tugisin si Maharlika? Julul! Antayin niyo si PSG. Si pananakot nila yan ay takot at makita niyo, ay Maharlika nanginginig ang kanyang kipay. Diba nanginginig si Maharlika dahil nanuhulihin na ng Amerika? Sa totoo lang, pwede ko lang siyakin yung jutak ng mga jutang Jeremy's. You know, tignan ko anong laman ng utak ni Gibo. Ay, Gibo! Asa na? Pinagyayabang mo sa mga Pilipino na makipag-ugnayan ka sa Amerika. Sige, makipag-ugnayan ka. Tatlong araw na ngayong araw na ito. Nasa na? O ako na pupunta mismo. Pupunta ako ng mga Bruce ko kung Secret Service. Okay. Sige nga! Visit kayo, ang hilig yung manakot sa Pilipino. Adiktador kayo, nasa third world country talaga kayo mga palangga. Dahil ang mga nasa kapangyarihan ay gustong kontrolin ang inyong mga isipan. Gusto kayong takutin. Kaya ayaw nila kayong umasenso. Ayaw
lang nilang gumanda ang buhay ninyo. Kasi wala nga ang pera, isindakit na ka, matatakot ka nga naman, di ba? Pero ako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot dahil ang isang solusyon lang para matigil ang pagiging, ang isyo ng pagiging bangag ni Marcos Jr. ay hair follicle pulboron test, period. Pero bakit ayaw niyang gawin? Kasi bangag siya. Hanggang hindi siya nag-hair follicle test, bangag-bangag siya. Ito yung open sa public, ha? Pati Amerika, dadamay niyo sa kaletsihan niyo, ha, Gibo? Sige nga. Bakit yung mga nagpalabas sa tsuktsakan doon ni Hunter Biden? Hindi naman sila tinakot. Diba? Ayun, nagkakaso-kaso. I'm not updated sa kanilang kaso-kaso. Pero what I'm trying to say, ano no, yeah. Ang punto de vista ko, Gibo, alam mo bang excited ako, Gibo? Uy, excited akong kasuhan niyo ako. Excited akong kasuhan ni ako ni Marcos Jr. Kasi gusto ko talagang makilala ako sa buong mundo eh. Na isang may maharlika na naglakas ng loob na sinabi na ang isang bangag na presidente ng Pilipinas ay patuloy na nilalapastangan ang Pilipinas, na ang presidenteng bangag ay nag-appoint ng mga smuggler, at ang presidente ng Pilipinas na si bangag ay nag-appoint na patago pa sekreto ng isang Michael Ma na hindi inalam sa publiko, ay pinaalam sa publiko, at hindi rin at pinagtakpan ng mainstream media. Ganon ako ka-excited sa inyong kaso. Diba? I'm giving you 3 days. Dapat may pinalipad na kayo dito. Para, o hindi, si Marcos Jr. dapat na mag-aso sa akin. At saka si Lisa Tanas. Excited ako, Lisa! Katuwan mo ko na ikaw ay kasabwat at mastermind sa pagkidnap ng 2 minor de edad sa Turkey. I'm excited for that case! Asa na! At nang matelevise tayo ng bonggang-bongga, doon tayo magbabakbakan dito sa Amerika dahil yan ang gusto niyo eh. Sumikat kayo, di ba? Eh, tangina, hindi nga ako mapangalanan ninyo na ako man lang ang ako ang nagpalabas ng video, pati mga media, ayaw akong pangalanan. Bakit? Tapos binaggagago niyo pa, Pilipino. Bakit kayo sinasabi kong ginagago kayo? Imagine mo, magkikreate ng task force para alamin daw kung sino ang nagpakalat ng video. Eh, ako nga lang to. Alindog po. Ako. Ako ang nagpasimuno ng video. Ako, bakit pa kayo gagastos ng pera ng bayan? Para sa jutang dinamis na task force na yan. Kaya tuloy yung baha, hindi nyo pinaghandaan. Diba? Kawawa ang mga palangga kung nagdandamatay dyan sa kapalpakan ninyo. Kasi nag-focus kayo kung paano i-control ang pag-sirit ng video. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Do you think na natatakot ako sa mga yawa na yan magkaso-kaso? E di magkaso kayo, dyan kayo magaling. Manindak at gamitin ang pera ng bayan para manakot sa akin at sa iba pa. Only one life to live in this world. Whatever happens sa pagmamanipulate nyo, kahit bayaran nyo pa ang mga judge, kahit dito sa Amerika o sino man ang inyong gamitin, kausapin nyo, hindi ako natatakot sa inyo dahil lahat tayo matsutsugi. At sisiguraduhin ko, bago ako lumisan sa mundong ito, hindi ako makakalimutan ng mga palangga ko na may isang babaeng maalindog na nilabanan ang mafia at sindikato na Marcos Romualdez Araneta. Putang task force trolls, sabi nga ni Noel. Eh, ganito na lang ba tayo, mga kababayan? Nabubuhay na lang sa pananakot? Growing up, hindi ako natakot kahit kanino. Hindi ako sa nagyayaba. Diba? Basta lumaban na kayo ng harap-harapan. Jampalan, sabulutan. I was good at that. Kahit neighbor. Diba? Bakit ka matatakot kung nasa tama ka? Dapat sila ang matakot dahil sila ang lumulustay ng pera ng bayan. Sila ang nagbabangag, hindi ako, hindi kayo. Sila po ang nagpoprotekta ng mga smuggler. Sila ang nagpoprotekta ng mga pulboronic manufacturer. Ano tatakot ko sa inyo? Ano ba ginawa ko sa inyo? Ninakawan ko ba kayo ng pera? May ninakaw ba ako ni piso sa inyo, mga kababayan? Wala. Meron ba akong mga kamag-anak ninyo, mga anak ninyo,
na nilasing ko sa pulburon dahil pinabayaan kong kumalat ang pulburon. Wala. Si Bangag ang may kasalanan sa inyo. Kayo mga OFW, lahat kayo dyan sa Pilipinas, si Bangag ang may kasalanan sa inyo. Si Lisa ang may kasalanan sa inyo. Ang mga kampo nila ang may kasalanan sa inyo. Ang kasalanan ko ano? Wala akong kasalanan sa inyo. Pero ang tingin nila sa akin ay kalaban. Why? Bakit tingin nila, sinasabi na dinidestabilize daw ang gobyerno? Ano naman ang kapangyarihan ko para magdestabilize? Sige nga. Di wala nga akong baril. Magdedestabilize ako. Ni wala nga akong pera para magbayad ng trolls o ng AI katulad ninyo. Pag sinabi mong nag-destabilize, nagpapagapang ka ng mga tao para gapangin si Kuting o gurgurin si Kuting. Wala akong kapasiting ganyan. Ang nag-destabilize ng gobyerno, walang iba kundi si Bangag, si Lisa. Narinig nyo naman sa interview niya, di ba? Na kung gusto nilang mag-gurgur, isang tawag niya lang sa Romania. Bakit na-entertain ng utak ni Lisa Marcos Bartek yung tatawag siya sa Romania para manggurgur? Ibig sabihin may contact sila sa Romania na pwedeng magpagurgur kay Maharlika. Hindi naman siguro kayo tanga, no? Bakit na-entertain ng thoughts niya yan? Natatawag siya sa Romania. Kasi mafia sila. Narinig nyo naman ang video kung paano si Lisa makipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na dating DFL si Teddy Boy Loxin. Napakaingay niya sa tweet. O diba, ikaw Teddy Boy Loxin Jr. dating DFA, appointee ni Pangulong Duterte. Nakipagtulungan ka kay Lisa Marcos para ma-appoint ka dyan sa pwesto mo ngayon. Okay? Sa pag-kidnap ng mga bata, o sagutin mo ako, Teddy Boy. Sagutin mo ako, Teddy Boy Loxin Jr. Ginamit mo ang kapangyarihan ng DFA para mangidnap, para dukutin. Bakit ako malakas ang loob? May ebidensya si distressed mother at hawak ko rin yan. The reason why, siya ay nabigyan ng proteksyon kung nasaan man siya. Tinulungan niyong agawin ang dalawang bata sa kanyang ina para bigyan ng miserableng buhay ang dalawang bata at ang ina at ang iba pang mga kapatid. Sino may kasalanan? Ako? Wala naman akong pinadukot sa... Wala naman akong kinidnap. Si mga kababayan? Yan ang sinasabi ko sa inyo na you have to speak up and get out from your home. Pero wag lang ngayon kasi baha. Antayin natin humupa ang baha. Ito ang binigay na delubyo sa inyo. The DNR, kurakot din yung Lisa Luis Araneta, sabi ni Kirk. Eh, sino nandyan? Si Yulo, kapag anak nila. Lahat na yan, mga kababayan, eh. Pinwesto nila para magnakaw. Ito na lang, napakamaliwanag na halimbawa na ang two days ago, nagyabang si Marcos Jr. na may 5,500 flood controls. And now, sa Metro Manila, lugog kayo. Nasaan na punta yung pang-budget dun sa flood control? That's multi-billion pesos. Nasaan na punta? Sino ang bumulsa? Kasi kung may 5,500 flood control, walang baha sa Manila ngayon. Tanungin nyo siya, saan na punta ang budget sa flood control? Talk is cheap. Madali lang magsalita, di ba? Ako ay may pinatayo na 5,500 flood control. Pwede kong sabihin sa inyo na ako ay may pinatayo na 1 billion flood control. Ang tanong, nasa ang ebidensya? Saan mga lugar sa nagpatayo ng flood control? Nasa ang part ng Quezon City, Manila, Cavite, o you know, nasaan? Wala. Pumalakpak naman ang mga ulol doon sa mga kawatan sa Congress. Ano ibig sabihin niya? Binabudol kayo, binababoy kayo, kasi nag-focus sila sa tenga. Sabi ni Sara Lina, yan si Boy Tenga. You know that already. In-explain na natin yan, kapag ikaw ay nag-forensic ng mukha, ay ng isang facial, ano yung feature ng isang tao, wag, hindi ka lang sa tenga. Hindi siya nag-focus sa ilong, hindi siya nag-focus sa bibig, hindi siya nag-focus sa mata, kasi identical. Matalino kayo, matalino pa kayo sa akin, kinokorrect niyo pa nga ako, di ba? Identical. But anyway, this is your Fair Lady Maharlika. Hindi po tayo patitinag sa mga bangag. Gibo! DILG, lahat kayo, Marcos, antayin ko ang kaso ni Marcos Jr. at ni Lisa sa aking akusasyon sa kanila.
Nadali, magkontakta kayo dito kay Biden bago pa ito matanggal sa November at palitan ni Trump. Alright? See you later. Palangga.